Good morning. Good morning sa mga nanonood ng FB Live message na to, lalo na sa aking mga kapapartners sa tennis court. Kasi ngayon ay umuulan, hindi tayo nakapaglaro. Although may nakita akong mga ibang tao na pumunta doon sa tennis court, pero majority sa atin ay hindi nakapaglaro. So tayo po ay magpapatuloy sa ating online Bible study sa tennis group kasi hindi po tayo ina-allow na magkaroon ng group meeting doon sa ating court. Although pwede tayong maglaro, pero hindi tayo pwedeng magkaroon ng Bible study doon. So ipagpatuloy natin ang ating online Bible study upang lalo nating malalaman ang tungkol po sa Biblia at tungkol kay Jesus. Sa umaga pong ito ay gusto kong puntalakayin ang isang topic na nandito rin sa Bible. Ito yung What is the Holy Scriptures and What is its purposes? No? Ano ba ang banal na kasulatan at ano ang purpose nito at ano ang madudulot sa ito sa ating buhay? So bilang pagsisimula po ay babasahin ko po ang ating scripture verse sa umaga ito. Ito ay matatagpuan sa pangalawang Timoteo chapter 3 verse 13 to 17. Pangalawang Timoteo chapter 3 verses 13 to 17. Ito po ay sulat ni Pablo sa isang trusted na pastor niya na si Timoteo. So ito po, 2 Timothy chapter 3 verse 13 to 17. Ito ay sa Tagalog. Ang masasama'y lalong magpapakasama at mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Sa mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, at sa pagtuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pumumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muli nagpapasalamat sa umagang ito, Lord, na kami, Lord, ay nakapagpatuloy na magkaroon ng online Bible study. Gamitin mo po ako sa umagang ito, Lord, upang maipahayag po, Lord, ang iyong mensahe sa amin. Ganun din po, Lord, sa makikinig na ibang mga tao, lalo sa mga tennis partners ko po, na mabuksan po, Lord, ang kanilang puso't isipan upang maintindihan po, Lord, ang mensahe sa umagang ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus na yung Panginoon tagapagligtas. Amen. Sa umagang po ito ay meron po akong tatlong bahagi na ikukwento sa inyo. Ito po ang ating topic about the Holy Scripture. Una po, ano ba yung banal na kasulatan? At ano yung mga nature nito? At ano yung mga books about the Scriptures? Number two, ano yung purpose ng Scriptures? No? At number three, ano ang effect nito sa ating mga buhay? So sa una po, ay sinasabi natin, what is the Scripture? The Holy Scripture, ang kasabi nito is God breath. It is inspired by God at it is used for different purposes na babanggitin natin ngayon. Ang Scripture po ay ito po yung banal na kasulatan. Ito yung banal na kasulatan. Sa kapanahunan ni Jesus, ginamit ito ni Jesus sa kanyang pagtuturo. Minsan nga, ginamit niya ito sa pagre-rebuke doon sa kay Satan nung siya ay tinempt doon sa Matthew 4. Na ginamitan niya ng scripture si Satan para po ma-rebuke at umalis sa kanyang harapan. Ginamit din niya ang scripture sa pag-rebuke din ng mga Jews, ng mga leaders like mga Pariseo. Ginamit din niya ni Jesus ito. Even ang mga apostles, nagbabanggit din sila about the scriptures or banal na kasulatan. Si Pablo, ginagamit din niya. In fact, si Pablo po ay matalino sa scripture. Ganon din po si Peter, nagbabanggit din siya noon sa kanyang sulat sa 2 Peter na alam mo po ang mga sinusulat ni Pablo at yun ay tinatawag niyang scriptures. No? So, ito ay
Ito ay sa kapanahon na nila, wala pa yung New Testament. Ang Bible po ay composed of 66 books. Hinati po ito sa dalawang part, the New Testament and the Old Testament. Sa kapanahon na nila, yung binanggit dito tungkol kay Timoteo, kasi si Timoteo po ay isang tinuruan niya ni Pablo at iniwan niya ni Pablo doon sa mga ibang churches, sabi niya, gamitin mo yung scriptures kasi alam natin sa mga huling araw, dadating ang mga bulaang propeta at lalong maging masama ang mga tao, mayroong mga lalabas even doon sa loob ng churches na mga bulaang propeta at ilalayo tayo sa katotohanan. Kaya sabi na, ikaw naman, nalalaman mo naman ng scripture, pag-aralan mo pa ito at gamitin sa iyong pamumuhay. So dito po ay sinasabi natin, ano ba yung mga scriptures? No? Ang scriptures po ay dalawa, New Testament, nakahiwalay sa dalawa, the Old Testament and the New Testament. Bilang generic po description ng dalawa, ang New Testament po is about the coming of Jesus Christ, na siya talaga yung Messiah. It was revealed in the New Testament. At doon naman sa Old Testament, prenopesay na dadating po ang Messiah. Yun ang basic classification ng Old Testament at saka New Testament. Doon naman sa New Testament, dapat nating malaman na may different genre or classification ng Bible. Ang major classification doon sa New Testament ay ito po yung tinatawag na Gospels. Gospels, Epistles, at Revelation. Doon sa Gospels, nandun yung Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos, merong parang narugtong din na parang classification din na historical books, which is the Acts. So the Gospels are, and the Acts are classified as historical books. Ito yung account about the life of Jesus. Sino si Jesus Christ? Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay nagpe-perform dito. So ginamit ang Gospels para malaman natin who is Jesus in history. So nandun yung account ng mga buhay ni Jesus Christ. So yun yung doon na Matthew, Mark, Luke ay parang tinasabi na synoptic Gospels yan sila kasi parang magkapareho sila ng outline. Although parang nagkopyahan nga, pero hindi naman nagkopyahan, pero parang ang kanilang mga account kay Jesus Christ, yung Matthew, Mark, and Luke ay almost similar. Unlike sa John na iba talaga ang kanyang outline, ang purpose naman ni John ay ito ay parang i-present talaga na si Jesus Christ is God. No? Kaya kung gusto mo malaman kung talagang God si Jesus Christ, you read the Gospel of John. At the same time, doon naman sa mga iba naman, malalaman din natin ang account, no? Ang account ng Bible. Doon sa Gospel, si Luke ay parang siya, si Luke talaga ang sumulat ng Luke. Kasi nakasulat talaga ang pangalan din sa Luke. At sinasabi ito kay Theophilos, isang tao na sinusulatan niya. Pagdating sa Acts, ito yung Acts, ito yung linking book about the bakit may mga epistles na sinusulat si Pablo. Para maintindihan natin ang epistles, dapat malaman natin yung Acts. Kasi itong Acts, Acts of the Disciples. Or ito yung account kung paano namuhay ang mga disipulo ni Jesus Christ after nung umalis siya at umakyat sa langit. So dito makikita natin na ito yung parang ginagamit dito para ma-link talaga kung ano nangyari sa Bible. Anong nangyari sa mga tao, paano nagsimula ang Christianity at paano ito lumawig sa iba't ibang lugar. So ang Acts po ay it is a descriptive book rather than a prescriptive book. So ibig sabihin ng descriptive book, yan po ay parang isinulat para malaman kung anong nangyari sa mga apostol. Minsan na overuse yun ng ibang mga grupo, ginagamit nila yan as prescriptive. Kaya minsan na overuse nila yun na nabibigyan nila ng pansin ang mga miracles ng mga Holy Spirit. So, although this is not the yung parang ano, parang pinakita ko lang na the Acts is the descriptive book rather than a prescriptive book. So, yung the Gospel and the Acts as the historical books, yung mga epistles naman, ang ibig sabihin ng mga epistles, ito yung mga sulat, mayroong dalawang klaseng epistles din. The Pauline
epistles and the general epistles. Yung mga Pauline na epistles, iyon yung mga 13 epistles na sinusulat ni Pablo. At yung general epistles naman, nandun yung Hebrews, James, nandun yun yung sulat ni John, nandun yung sulat ni Peter. Yun ang purpose nun ay for theological purposes. So if you want to really know what is theology, soteriology, how paano talaga maligtas ang tao, doon ka mag-aaral sa epistles, lalo na doon sa mga sinusulat ni Pablo, kasi si Pablo ang more on parang siya talaga ang binigyan ng privilege ng Panginoon na isulat yung gospel na yan or yung isulat yung mga epistles na yan. Sa bandang dulo, nandoon yung revelation. Ito namang revelation is about eschatological. Anong mangyayari sa end times? Pagdating ni Jesus Christ, second coming of Jesus Christ, anong mangyayari about death, no? About death, judgment. So, yun po ang mga genre ng New Testament, the Gospels, yung apat na book Gospels, tapos yung history about the Acts, tapos yung Epistles, yung Pauline Epistles, mga sulat ni Pablo at mga sulat ng ibang tao, more on theological yan siya. At yung Revelations, it is more on eschatological. So if you really want to know Jesus Christ, you must read the history about Jesus, the theology about Jesus, and what will happen to us when Jesus will come on His second coming. Doon naman sa New Testament, ang mga genre naman doon sa Old Testament naman, ay nandoon yung law. Yung law, pag sinabi mong law, yung Pentateuch, nandoon yung poetry and wisdom, nandoon din yung mga historical account, nandoon din yung mga prophets, kung pwedeng to yung mga prophets. Ang advice ng mga ibang tagapagturo ay dapat basahin mo muna yung New Testament before you read the Old Testament, kasi hindi mo mahanap si Jesus doon sa Old Testament kung hindi ka magbabasa sa New Testament. Mas maganda maintindihan mo muna kung sino si Jesus Christ, na fulfill na kasi sa New Testament before going back to the Old Testament para makita mo si Jesus Christ doon sa Old Testament. Number 2 point sa ating pag-uusapan ngayon, ano yung purpose ng ating ano yung purpose ng scripture? Ang sabi dito, the doctrine, it is for doctrine, for teaching, ipaturo ang katotohanan. Kaya ang purpose ng scripture is for doctrinal purposes. Kailangan natin maintindihan ano yung mga doktrina, ano yung katotohanan, kailangan natin pag-aralan ng scripture. Number 2, for reproof. Pagpababulaan sa maling turo, kasi dadating po ang mga bulaang propeta, magtuturo sila ng mali, kailangan mo silang i-reproof, para i-dispute mo ang kanilang mga theology na mali yan. Kung sila ay example, palagi na sinasabi ko, kung ang kanilang theology ay si Jesus Christ ay hindi fully man and fully God, dapat i-repute man using this Bible. Kaya dapat maintindihan natin that Jesus Christ is fully God, He is truly God, and He is truly man to be considered as a Savior. Number three purpose of the Bible, of the Scripture, is for corrections. Pagtuwid sa mga likong gawain. So, you may use the Bible to correct yung mga maling gawain, no? Kunyari may mga maling gawain sa government, may maling gawain sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo. You may use the Bible, no? Kasi yan naman ay inspiration naman ng God yan. Kasi kung opinion mo lang pag nag-repute ka doon sa isang tao, baka ma-offend sa iyo. Pero kung ginamitan mo na scripture, you're just telling the scripture. Also, although it is also offensive kasi kailangan mo sabihin yung mga sins nila, offensive yan, but wala kang magagawa doon kasi yun ang purpose ng Bible, for correction. And number 4 purpose of the Bible is for instruction of righteousness, sa pag-akay sa matuwid na pumumuhay. So kailangan natin gamitin ang scriptures para mamuhay tayo ng matuwid, kasi nandoon po yung mga paraan kung paano mamuhay ng matuwid, katulad ng mga fruit of the Spirit like love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kailangan din natin pag-aralan ng scripture. So the purpose of the Bible, sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagpababulaan sa maling katuruan,
sa pagtuwid sa mga likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamuhay. On the last purpose of this sermon is what is the effect of the scripture to our life. Yan ang pinaka-importante yan kasi we should not be legalistic on our reading of the Bible kasi mayroong iba, alam nila kung ano yung pinakamahabang verse, ano yung verse sa gitna ng Bible. Although maganda din yan, na pag-aralan natin yan, pero ang importante dito ay, ano ba ang effect ng Bible sa ating mga buhay? Ang sabi nga ng mga nagtuturo, the best evidence that the Bible is true is a transformed life. Uulitin ko, the best evidence that the Bible is true is the transformed lives of those who read the Bible. Kasi marami pong evidences na nagpatotoo na ang Bible po ay totoo. Halimbawa po yung historical, no? History, mayroon ng scientific, mayroon ng archaeological. History, kasi makikita natin na ang Jews talaga, ang Israel ay nag-exist yan. Ang ibang mga religion or ibang mga faith, wala silang history kung paano na buo ang kanilang pananampalataya, kung paano ibinigay ng God sa kanila ang faith na yan. Only the Christianity na mayroong history kasi pinramis kay Abraham, tapos ibinigay doon kay Isaac, kay Jacob, tapos yung 12 sons of Jacob, which is now si Jacob kasi yun yung pinalitan ng pangalan na Israel. Meron siyang 12 tribes of Israel. Tapos ngayon ay existing na yung bansang Israel ngayon. Number 2, evidences is archaeological kasi marami mong nakikita na mga things or mga buildings or mga bagay na nag-exist nung kapanahunan ng ancient times na ngayon nagpatotoo na totoo yung Bible. Saka marami din mga scientific. Pero ang gusto kong bigyan ng pansin dito, ang scriptures ay nagbabago sa ating buhay. Ito po ang isang evidence na nagbabago ang natotoo yung Bible kasi binabago ang buhay ng mga nakakinig nito at naniniwala nito. Kasi nga doon sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing by the word of God. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, I believe that you will have no faith about your object of your salvation, which is Jesus Christ, if you will not read the Bible. So, kailangan nating malaman nito kasi sabi nga, those whoever calls on the name of the Lord will be saved. But how can they call on Him whom they have not believed? And how can they believe on whom they have not heard? And how can they hear if there is no preacher? And how come at kung dapat may preacher kung siya ay pinapadala? So, the preacher should use the Bible, the scriptures, para maintindihan natin ito, na talagang totoo ito. Kasi mayroon din mga dispute na ang ating pananampalataya ay dapat sa Bible lang, mayroong iba na dapat sa tradisyon or at the same time sa Bible. So I believe na dapat mag-rely lang tayo sa Bible kasi yung mga tradisyon na pinapasa sa atin from our ninuno to our ninuno, pwede naman magkamali yan kasi mayroon naman tayong mga problems sa communication. Like for example, yung pag ipasa mo yan sa kabila, hindi na masyadong maintindihan. Kaya mas importante yung Bible, we will go back to the Bible kung ano talagang natuturo doon sa Bible at ibabalidate natin kung yung mga tinuturo ng mga taong nagsasalita about Jesus Christ ay nandoon. So, we need the Bible kasi that is the Word of God. Hindi naman nagre-reveal unless you are a privileged man or woman na talagang kakausapin ka ng Panginoon. It's either physically or sa panaginip. But bihira lang po yan. Kaya nga ang pinaka-natural line talaga of sending the message is through the Bible. So I believe na the Bible is the major source of our information kasi yan po ang nagbibigay sa atin ng knowledge about Jesus Christ. Sino ba sa talaga si Jesus Christ?
at ano ang kanyang ginawa dito, at mayroon talagang redemptive plan ang Panginoon na ililigtas niya ang tao. Siyempre, kailangan i-reveal na ang tao ay makasalanan. Siya ay makasalanan. Mayroon siyang na-inherit from Adam and Eve na nature na makasalanan, na siya ay talagang nakakagawa ng kasalanan, at lahat ng tao ay nagkasala at magkakasala pa. That is why Jesus was sent to this world to save us, kasi hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. That is presented in the Bible. So mga kapatid, ulitin ko, ang ating pinag-usapan ngayon is, what is the scripture? It is the holy writings of God. It is inspired, God breath, inspired yan ng God. Number two, the purpose of the Bible, sa pagturo ng tamang doktrina, sa pagtuwid ng maling pamamaraan, sa pag-ayos ng bulaang katuruan, at sa pag-akay sa atin sa tamang landas. At the same time, number three topic is the effect of the Bible in our life. Dapat maintindihan natin by the help of the Holy Spirit, panalangin natin na this is true. Ito, ako'y makasalanan, ako'y kailangan may Savior. You have to repent. You have to give up your self-righteousness and go to God and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. So yun po mga kapatid, I believe that the Bible will inspire you na basahin ito, hindi lamang basahin ito, intindihin ito. And I pray to God na talagang babaguhin ang ating mga puso, ang banal na espiritu ang magbago sa ating puso, upang maintindihan natin ang magandang balita ng kaligtasan na nandoon sa scripture, at tanggapin natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat na although sa maliit na panahon, may present po namin ang scripture, Lord. At Lord, pinapanalangin ko sa aking puso na makikinig nito, Lord, ay mabago. Kasi alam po namin, Lord, that the scripture is powerful. Hindi ito babalik sa iyo, Lord, ang mga salita, Lord, na aming nahiyag, hindi babalik sa iyo, Lord, na walang nagagawa sa aming mabuhay. Ito ay nagpapasibol sa aming pananampalataya. Kung mayroon na kaming pananampalataya, ito ay nag-grow, nag-i-increase, at higit sa lahat, kung may harvest na, Lord, ma-harvest po ang pananampalataya ito upang kami, Lord, ay makasama mo na sa iyong kaharian, at kami, Lord, ay may buhay na walang gan. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po, mga partners.